Hoy, lalaki! Saka na namang galing. Bakit tatlong araw kang di umuwi? Huwag na namang masaktan eh. Sweetheart naman eh, alam mo namang galing ako sa gera, di ba? Oh, galing sa gera. Eh, tumago ko sa opisina niyo. Aga-aga mo doon. Tumakas! Ano nangyari sa mukha mo? Eh, sinampal ako ng mahal na prinsesa eh. Sinampal ka ng mahal na prinsesa? Eh, kasi nung bago mangyari yun, bago siya bumaba doon sa anong kabayo, napansin ko na nakaipit yung palda niya doon sa pagitan ng puwet. Oh. Eh hinila ko, eh bigla akong nagalit, kaya ako sinampal ako. Ah, ganun ba? Eh, teka, bakit dalawa yung sampal mo? Eh sinampal ulit ako ng prinsesa eh. Bakit? Eh, akala ko kasi gusto niya talaga nakaipit yung palda sa pit niya, kaya isinaksak ko huli. Tulog kayo sa akin! Saan mo dadali yung mga yan? Yan tatlong yan. Sa kaulungan. Nagnakaw dun sa may amin eh. Sino ba yung mga yan? Sila ang mga Akyat Palacio Gang. Oder, bago ka umalis, huwag mong kalilimutan yung suot ng helmet mo, ha? Salamat. Bilis na ako. Nakita ko yun, ha? Sweet-sweet mo naman. Hindi mo nakakalimutan ipasuot sa mister mo yung helmet niya. Mare, mahirap na. Eh kung mauntog yun at matauhan. Parang kaibigan. Oh! Yeah! Oh! Alam mo, kaibigan, kapag galit sa akin ang misis ko, alam mo, hindi niya ako pinagbubuksan ng pinto. Mabuti ka pa, kaibigan. Si misis, pag galit sa akin, pinagbubuksan niya ako ng pinto na yan. Oh, ano naman ang masama ron? Walang giya kang lalaki ka? Umuwi ka pa? Ha! Yes, dear. Dear? Oh. Bili mo naman ako ng dragon kasi gusto kong mag-alaga ng dragon. Dragon? Ba't bibili pa tayo ng dragon? Di ba dyan na nga nakatira sa atin yung nanay mo? Pagkatapos kong gamitin yung love, right after, feeling ko talaga ang ganda-ganda ko. When I was using my old soap, talagang napifeel mo, kaspang siya. When I use love, ang lambot-lambot na niya. Love is yours, si mamas, si mamas. Parang Etheran Bata. Etheran Bata, ha? Fry love. Asi ako mamas. Patuloy na natin yung pandinig sa expose sa malawakan na benta ng mga illegal na karne dito sa bansa. I would like to present my witness once again, ano? Si Mari Ong, alias Rosebud. Rosebud, maaari mo bang sabihin dito sa hearing na ito kung sino-sino yung mga sangkot sa... Isa mo sa bad.
Again, I repeat the question. Meron, sabihin mo nga kung sino-sino yung mga sangkot sa sindikatong ito. Yes, Chairman. Meron po akong listahan at mga pictures ng mga hug dealers sa Pilipinas. Mga hug dealer. Sina si Pong at Chow? Adik po sa madyam yan. Sino naman si What Went Pong? Lagi po siyang palpak. Okay. Ano na naman ang pagkakilala mo kay Kat Lampong? Sweet po siya. Sino si Lick Samdick? Bakla po niya. Miss Rosebud, bakit mo nasabi niyang mga yan eh kasangkot sa malawakang operasyon ng mga hug dealer sa bansa? Dahil kasama po ako nag-deliver ng 100 kilos ng gilwing sa isang palengke, 50 kilos ng pata sa isang restaurant sa Rojas Boulevard, at 150 kilos ng gempo sa isang Chinatown. Hindi nila binigay sa akin ang komisyon ko. Sinuba nila ako. Kaya po tinawag ko si Pingping. Miss Rosebud, sino ba itong si Pingping na ito? Siya po ang leader ng mga hug dealers na yan. Hawak niya ang pagbibenta ng mga lechon. I deny the accusation of Rosebud, Mr. Chairman. At para po magpatunayan ko yan, nagdala po ako ng aking witness. And who is your witness? Si Toto Lee. Alias Cotton Bud. Bakit ka nagdala ng Cotton Bud dito? Mr. Chairman. Yes? Ano po tayo? Hearing, di ba ho? So, para magka magandang pag-uusap, rinigan, Mr. Chairman. Yeah, hearing Cotton Bud. Mr. Chairman, gusto ko po magsambong sa inyo. Dinura po ako ni Mr. Compass. Please warn him not to do it again. Ano ang sinabi niya? Hindi ko po masyadong narinig eh. Parang... Kumano ka? Well, you know, tama-tama nandito si Cotton Bud. Maaari kang humingi ng tulong sa Canada para makarinig ka, Miss Rosebud. Hindi pwede. I challenge them to produce their own cotton bud, Mr. Chairman. I counter-challenge you to deny under oath your piggy bank account. You really want to challenge me, huh? Yeah! Excuse me, gentlemen. Please, do not... Mr. Chairman! Do not resort to mystical stuff. Ano ibig sabihin nito? Madam President! Ano ibig sabihin nito? Madam President, ano po, what are you doing here? Aba, ako ay nagpunta dito dahil wala namang nag-imbita para sa akin at hindi nagsabing may kainan ngayon, ha? I don't understand what you're talking about. Hindi mo naintindihan? Hindi? Aba, merong sumigaw kanina at ang sinabi eh, all rise. All rise daw, kaya naghanap ako ng kanin. Pero wala akong nakitang kanin. At ang kinuha ko ay fly rice. Okay? Fly rice. So, sagutin niyo ang tanong na ito. Was I fed wrong? Ha? Was I fed wrong? Tawagin itong Johnny Abad na to. Ha? Was I fed wrong? Was I fed wrong? Fed wrong? Penduko? Aking nakita, naglanding dun sa bahay ng isang mag-asawa. Ang lumabas sa spaceship, mag-asawa ring alien. Napag-usapan nilang mga asawa'y pagpalitin. At ito nga ang babae dun sa alien na tawa. Sapagkat kanyang napansing maliit ang ari niya, biglang hinila ng alien ang sarili niyang tenga, at ang kanyang sandata'y tumaba at tumaba. Kinabukasan mga aliens nagpaalam na, at itong si babae na iwan na mag-
saya. Ito namang si lalaki, tila nagtataka. Ba't daw panay ang hila nung alien sa tenga? Pagkatapos kong gamitin yung love, right after, feeling ko talagang ang ganda-ganda ko. When I was using my old soap, talagang pipil mo, kaspang siya. When I use love, ang lambot-lambot na niya. Love is yours, mamazing naman yung parang puwet ng baka. Baka, ha? Try love. Asiyak na lintan. Okay talaga rin mga text groups, Dine. Oh, Dine naman tayo, Capricorn. Darating ang iyong kamag-anak. Taloy! Ano ka, Rit? Tanong lang ko, eh, Dine, gayong bahay ni Kuya. Minyong! Bitoy! Minyong! Ay, pasok ka din eh! Ay, hindi mo naman sinabing nasa tabing dagat. Ay, natanong eh. Tino, oh, natatanggap yung mga sulat mo eh. Pati yung mga tula eh. Naku, okay, natutuwa eh. Ito ako ng pantapal din eh. Ito na ang bahay mo. Oh, ay, tika muna, Kuya Bitoy. Ako ay napasadya din. Oo, nga pala, iba. Napasadya din eh. Ay, ako'y mag-a-apply sa U.S. U.S. Embassy. U.S. Embassy? Ay, U.S. Embassy. Tama-tama pala po ito. Ay, sandali. Narinig si Maring. Ay, narinig ko si Maring? Oo, Maring. Alina. Naalala ko ba ang kapatid ko, si Minyong? Ay, alam ko. Si Maring. Oo nga eh. Talagang kailangan sa trabaho. Tsaka mo kung society girl eh. Kaserte mo ah. Ay, Jay. Tatrabaho sa Hayat. Eh, sa Hayat nagtatrabaho yung si Maring. Ay, ano ka doon, manager? Ano ka? Ay, hindi ho. Natitrabaho ko ng sigarilyo. Handa ka ng sigarilyo everyday. Bakit ka sa beker? Hindi kasi ho, kailangan ho, base ka. Para dahil sa motorista. Oo, ayan. Ay, aking panganay, si Vincent. Sino? May bisita. Ano ka, Vincent? Ay, magpano ka din eh. Oo, naku. Na, Tito Minyong mo. Ay, paano kay? Ako. Oh, ako, Vincent, si Vincent. Ay, lasal yan. Ay, lasal! Salamat. Lasal, uwin mo ka na high school sa Lasal. Hindi. Ay, nagtitinda ng fishball. Fishball? Nagbebenta ng biodata at saka yung kon, mga ballpen. Anong biodata? Ito mo kayo? Ay, umay na napanggit mo eh, kayo magkakwa na. Kasi tama-tama rin biodata yung kailangan eh. Kailangan mo talaga. Sandali lang. Ito ang aking isa pang anak na babae. Sino kayo rin? Si Pitsi Pai Pucci! Oo, nakakalimutan mo naman eh. Mamayan eh. Yeah, that was before. Noon pa yun. Yung chero dun sa Luneta, you know, when they're hiring to see the view. Naalala mo. Right? Si Jack. Assumption is right.
Walang kwento yung kutsira mo. Sorry, ate. Sorry, ate. Sorry, ate. Oh, ari ang aking buso. Sino? Ate. Si Busisang Ngay. Ibang Ngay. Abnormal. Abnormal. Oo, ate. Walang taon na bago na nga pagsalita yan eh. Oo, ate. Panayhuni lang. Eh, saan nag-aaral na eh? Ay, sa ano yan? Sa Dini, sa Maykwan. Sabi mo dati sa seeds ko eh. Ay, sa seeds ko nga. Ay, yun nga, hindi ko maintindihan. Paano naging seeds ko? Sa seeds ko, puro babae lang. Ay, hindi naman nag-aaral yan eh. Ay, anong ginagawa raw? It's not chair yan. Oo, kaya yan. Karaming mga, kung may mga kailangan ka, mga credentials, mga passport, ganyan, ID, mga lisensya, yung mga alahas. Saan dalil? Kaya mo sa embassy. Ay, Kuya Pitoy, ako'y may tanong. Oh. Anong trabaho na rin si Pichipay. Pichipay? Ay, pichipay. Pagkakit niya ng pulis lang yan. Ay, 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 picture yan. Ay, nagpipicture ka. Ay, tama. Ay, tuloy kayo. Kalahating araw. Kaya mukhang kailangan tayo umalis na at kanilang oras na ng pag-stay din eh. Eh, diyan lang sa may nganto, diyan sa may pader. Tayo itatayo lamang diyo. Update tayo daw? Oo. Abi! Pero yung mukha naman eh, mag-aalas 5 na oh. Kailangan lumabas tayong lahat. Bakit? Abi, darating na yung barko. Ay, papasok ang tubig dito! Mahirap maging hari dahil masyado kong maraming ginagawa. Ngunit mabuti naman at nakahanap ako ng libreng oras para tignan ang kalagayan ng aking mga nasasakupan. Ano itong aking nakikita? Hindi na kailangan ang aking katalinuhan para dito. Halika na, Blackie! Oh, apa nari? Oh, apa nari? Oh, apa nari? Salamat sa inyong pagbibigay galang. Magandang araw din sa inyo. Ano itong nakikita ko? Bakit kayo ay kumakain ng damo? Ha? Mahal nari, mga ulubi po kami. Ulubi? Mahal nari, wala po kaming pera. Wala po kaming pambili ng pagkain, mahal na hari. Mga pulubing walang pera na pambili ng pagkain. Ano kaya ang aking mabuting gawin? Alam ko na! Bueno, sumama kayo sa akin sa palasyo. Tamat ay! Mahal na hari! Marami pa tao dun! Mahal na hari, may mga asawa at anak po kami. Ganun ba? Asawa ka ka. Bwede, isama mo na rin sila sa palasyo! Asawa ang pamilya ko! Ngunit, mahal na hari, ako rin po ay may asawa na rin at tatlo pong anak. Tatlo? Anak? Bwede, isama mo na rin sa palasyo! Mahal, ako rin po, may asawa din po ako, tsaka limang anak, tsaka yung mga biyanan ko po. Pwede po ako isama, mahal na hari. O sige, isama nyo na silang lahat sa Wala ka naman. Bueno, tayo na sa palasyo at nasisiguro kong matutuwa kayong lahat doon at masisiyahan. Bakit po? Dahil matataas na ang damo doon, pagkakainin ninyong lahat. Halina! Pagkatapos kong gamitin yung love, right after, feeling ko talaga ang ganda-ganda ko. When I was using my old soap, talagang nafe-feel mo talaga na parang ang gaspang-gaspang. When I use love, ang lambot-lambot na niya. Love is rosy, mamusing, amandum. Parang puwet ng baso. Ng baso, ah. Try love. Rosy, amandum.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Hermenegildo Pagudpod. Ako po ang author ng makabagong diksyonaryo ng babaeng Pilipino. Ngayong gabi po ay tatalakayin ko ang ilang mga salitang ginagamit ng mga kababaihan na nag-iba na ang ibig sabihin o ang kahulugan. Importante pong malaman to ng mga lalaki para hindi tayo magmukhang tanga. Narito po ang ilang halimbawa ng mga salita. Unang salita ay ang salitang okay. Kapag nag-aaway kayo, ito ang salitang ginagamit ng mga babae para tumigil ka na ng pagsasalita. Sinasabi niya to dahil sa tingin niya, eh tama siya at bobo ka. At nasasayang lang ang oras niya sa pagkikipag-usap sa isang walang kwentang tao na kagaya mo. Okay sa kanya ang salitang okay pag siya ang gumagamit. Pero pag tinatanong kanya kung ano ang itsura niya, eh wag na wag mong sasabihin okay. Dahil dito magsisimula ang pag-aaway na sinasabi ko. Ang susunod na salita naman ay ang salitang 5 minutes. Ang ibig sabihin ng 5 minutes ay kalahating oras. Ginagamit ito sa paliligo, pagbibihis, pagme-makeup, kapag pinaghihintay ka niya sa mall o kaya sa kotse at kung saan-saan pang mga sitwasyon na pwede namang matapos sa loob talaga ng 5 minutes. Ang 5 minutes na ito ay kasing haba ng 5 minutes pag nanonood ka ng basketball o kapag kasama mo yung mga barkada mo tapos eh pinapauwi ka na niya. Kaya ang feeling niya ay quit lang kayo pagdating sa 5 minutes na ito. Pwede ang susunod naman nating tatalakay na salita ay ang salitang wala. Ang ibig sabihin ng wala ay meron. At pag sinabi niya ito, naguhumanda ka na. Madalas na sinasagot ng babae kapag tinatanong mo siya ng bakit? O kaya eh, may problema? Ang sagot na wala ay nagpapahiwatig ng pag-aaway na tumatagal ng 5 minutes at natatapos sa salitang okay. Ang susunod namang salita ay ang salitang sige. Pero hindi lang basta sige yan. Sige na nakataas ang kilay. Ang totoong ibig sabihin ng sige na nakataas ang kilay ay sige, gawin mo nang makita mong hinahanap mo. At pag ginawa mo nga, dahil akala mo eh walang problema, eh siguradong mag-aalboruto na siya. At pag tinanong mo kung bakit, sasagutin ka niya ng wala. Mag-aaway kayo ng 5 minutes and as usual, tapusin niya sa salitang okay. Ngayon naman, ang susunod na itatalakayin natin ay ang salitang sige na nakababa ang kilay. Ang ibig sabihin naman ng sige na nakababa ang kilay, eh sige na nga, bahala ka na sa buhay mo, wala na akong pakialam sa'yo. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto, eh marinig mo na yung sige na may nakataas na kilay, nasusundan ang wala, tapos away kayo ng 5 minutes, and of course, tatapusin niya sa okay. Ayun, ang susunod na salita naman, ito ay medyo kakaiba. Dahil ang salitang ito ay hi. Actually, yan ay buntong hininga na malalim. Yung buntong hininga na malalim ay hindi talaga salita. Pero importanteng malaman din ng mga lalaki kung ano ibig sabihin nito. Kapag nag-hi ang babae, ang ibig sabihin nito ay gago ka talaga. Nag-hi ang babae. Pansin niyang nasasayang ang oras niya sa pakikipagtalo sa iyo ng 5 minutes tungkol sa wala. Ang susunod namang salita ay ang hi. Buntong hininga na mababaw. Ito lang yata yung salitang naiintindihan ng mga lalaki. Madalas nagha-hi ang babae kapag nakangiti. Ang ibig sabihin nito, eh kontento na siya sa mga sandaling yun at wala siyang problema kayo. Kapag nag-hi ang babae, eh huwag ka na lang gumalaw o kaya huwag ka na rin huminga. Kumari nga lang, matulog ka na lang para hindi magkaroon ng problema. Ang susunod na salita naman ay ang salitang oh. Ang salitang oh ay madalas sinusundan ng ilan pang mga salita na nauuwi sa problema o panlalait. Halimbawa, eh, katatapos ka palang kumain, tapos kinuha yung mga plato para hugasan. Ikaw na sa mong maghuhugas at ikaw nang bahala doon. Bigla niya sasabihin, oh, ako nang gagawa niyan. Nang ibig sabihin, itanga ka, hindi mo kaya at hindi ka pwedeng pagkatiwalaan kahit sa kaliit-liit ang bagay. Minsan naman, eh, ganito. Oh, nakausap ko yung kasamahan mo sa trabaho, ah. Nako. Kapag sinabi niya to, eh huwag ka munang magre-react hanggang di mo naririnig ang kasunod.
kasi hinuhuli ka lang niya dahil hindi mo alam ang napag-usapan nila. Ano, tungkol ba to sa increase nyo sa sweldo o tungkol dun sa kaopisina nyong sexy? Pero kahit alin dito, eh, Chuck, may problema ka. Kasi in-increasean na pala kayo, hindi pa sinasabi. O kaya may office mate ka palang sexy, hindi mo pa rin sinasabi. Ngayon, kung talagang na-corner ka na at hindi pa rin niya sinasabi kung ano yung pinag-usapan nila, eh sabihin mo na lang yung tungkol dun sa kaopisinan yung sexy. Kapag nagalit siya, sabihin mo na nasiseksihan ka dun sa kaopisina mong lalaki. Tapos magbakla-baklaan ka na lang. Ganyan-ganyan yung ginawa ko eh. Yun na lang, nagka-side effect. Kasi imbis na matapos yung problema ko, eh naging bakla talaga ako. Kaya ito pong muli ang inyong lingkod, Minihildo pa good food, nagsasabing babu. Pare, saan ka ba nakakabili ng magandang armor? Kasi kailangan ko yung matibay tsaka yung yari sa makapal na bakal. Bakit? Nalaban ka ba sa gera? Hindi pare, kasi kailangan ko lagi akong ginugulpi ng misis ko eh. Uy, naku! Kumusta ka ha? Hindi ka naman napano? Okay ka lang ha? Okay lang. Siya, hindi ko tinatanong ko ano kabayo! Sweetheart, nakabili ka pala ng bagong bahay para sa atin. Hindi bahay yan. Eh ano? Mouse trap yan. Eh, laki ng daga natin eh. Aalis na ako. Para kasi lahat ng sabihin ko hindi totoo eh. Wala na naniniwala sa akin. Utang na loob! Pati ba naman ako bubulain mo? Nalaman niyang bunsong kapatid niya'y isang bakla. Ang sabi ko naman, huwag mong masyadong dibdibin, pagkat mga bakla'y pangkaraniwang tao rin. Pare, kung ito'y muli sa kibumisita, nalaman niyang ang panganay nila'y isang bakla. Ang sabi kong muli, huwag mong masyadong dibdibin, pagkat mga bakla'y pangkaraniwang tao rin. Kumpare ko ay bumalik, may problema pa rin. Ang sinundan pala niyang kapatid ay bakla rin. Wala ka bang utol na mahilig sa babae? Ang sabi niya meron at yun daw ay kanyang ate. Tapos kong gamitin yung love right after, feeling ko talaga ang ganda-ganda ko. When I was using my old soap, talagang napipil mo magaspang siya. When I use love, ang lambot-lambot na niya. Love is yours, mamazing, 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 mamazing. Parang puwet ng bata. Bata, ha? Anong puwet ng bata? Mukha kang puwet! Tapos! Friday. Kasi akong lalaman dyan. Kimi again, Kimika? No, no, no. Believe me, believe me. Siguro kailangan pa natin ang isa pang consultation, ha? Oh, sige, sige. Okay, I'll see you next week. Yeah, next Wednesday, 10:30. Okay, sige. Ay, sige. Pasok, pasok. Good morning, ho, Doc. Ay, good morning. Ako si Gary. Ay, Gary, hello. Ako si Dr. Hobart. Kumusta? Maupo ka. Salamat, ha. Ano ba ang may paglilingkod ko sa'yo, Gary? Nabasa ko yung ad nyo sa dyaryo, yung tinutulungan yung mga gustong tumigil ng paninigarilyo sa pamamagitan ng ano, hipnotismo. Alam mo, Gary, totoo yan. Oo. Marami na akong natulungan na mga taong naninigarilyo
Dahil lang sa hipnotismo. Talaga? Napatigil niyo sila? Napatigil ko silang lahat. No fail. Talaga po? Gary, gaano ka ba katagal nang naninigarilyo? Tagal na ako. Bata pa ako na naninigarilyo na ako. Gusto ko na nga ako talaga mag-quit. Pero totoo po ba yun na hipnotismo lang eh? Gary. Titigil na lang pala ni Garillo. You must believe. Talaga po? Mabuti pa eh. Umiga ka dyan sa aking couch. Sige na. Dito ha? Oo. Sige ha. Yung ulo mo, ihiga mo dyan sa blue pillow. Okay pa. Okay, Gary. Ganito ang gagawin natin, ha? Bibilang ako mula 5 pababa. Opo. At ikaw ay biglang magre-relax. Ano yun? Okay. 5. Simulan na natin ang pagbibilang. Ikaw ay nakakaramdam ng relaxation. Dok, kayo po ba yung... Wala kang naririnig. Wala kang napapansin. Concentrate, Gary. Ang hirap mo mag-concentrate eh. Kaya mo yan, na. Gary. Opo. Isipin mo lang na gumagaan na ang iyong katawan habang bumibigat ang iyong mga mata. Concentrate. 3. Gary, nakakaramdam ka unti-unting magkatulog. Halos nandun ka na sa state of para kang lumilipad. 2. Gary, humiga ka. Hindi natin matutuloy itong pagtigil sa iyong paninigarilyo kung titigil natin ang session na ito. Ulitin na ako natin. Medyo hindi ako makapag-concentrate ng maayos. Kaya mo yan, Gary. 2. 1. Gary. 1. Gary, tulog ka na. Tulog ka na, hindi ba, Gary? Siguro. Ayan. Buti ka. Ngayon, Gary, alisin mo ang lahat sa iyong isip. Gary, ikaw ay wala na rito sa silid na ito. Ikaw ay nasa isang malayong lugar. Ngunit sa isang malawak na bukirin. At talagang sariwang-sariwa. Ang hanging nalalanghap. Hindi ko sariwan. Mayroon po lumanghap ng ganyan. Hindi lang ako. 1. 2. 3. 4. 5. Ayan, Gary. Gusto mo pa bang magsigarilyo? Ayoko na. Ayan. Magaling ka na. Pero, yun na yun. Ikaw ba yun? Oo, naawa na ako sa inyo eh. Ano pinagsasabi mo? Yung kasi, alas kayo nagpapalabas ng masalang langon. Uy, hindi ako ganyan, ha? Ikaw yun! Kayo yun! Ikaw yun! Kayo yun! Ikaw yun, sabi! Kayo yun! Ikaw yun! Kayo! Mabuti pa, magsigarilyo tayo. Ikaw yun, eh! Kayo yun! Ayan! Ikaw yun, eh! Kayo! Tatakbo yan, eh! Si Lancelot! Ako nga si Lancelot, ang pinakamatapang na knight sa buong Camelot! Ha! Meron akong pakay sa inyo! Yun? Ha? Ano yun? Meron akong... Ha! Ha! Ano? Singing telegram! 'Cause this is thriller night! Pakay mo! Ay, nanay niyo. Thriller! Pagkatapos kong gamitin ng love, right after, feeling ko talaga ang ganda-ganda ko. When I was using my old soap,
Talaga, mapipil mo. Magaspang siya. When I use love, ang lambot-lambot na niya. Love is yours, si mama, si ngaman, si mama. Parang puwit ng bata. Puwit ng bata, ha? Hoy, hindi yan puwit ng bata. Puwit ng kaldero yan. Kaya tingnan mo, puro uli niya mukha mo. Try love. Asi ako ng lejepe. Parang tila yata meron kang pupuntahan. Saan bang nakad? Akit ako sa bundok na yun at hahuntingin ko yung dragon. Ay, pare, alam ko, delikado dun dahil yung dragon na yun, bumubuga ng apoy. Kaya nga, kailangan kong huliin eh. Kailangan ko yung apoy niya dahil maglalaro kami ng apoy. Wow! Oh! 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 Ba, ang ganda pala ng palasyo nyo, no? Ganda, ha? Salamat. Pero teka, eh, ang layo nung main door nyo, eh. Paano ka makakapasok? Halimbawa, gusto mong sabihin sa nanay mo na nandiyan dyan ka na, paano niya pagbubuksan itong nakasarang gate na to? Ah, may doorbell, eh. Mahal na, Hari. Yes. Bakit niyo po hinihimas yung dibdib ng kabayo? Alam mo, bala kong bilhin itong kabayong ito, eh. Ganun, no, ba? Oo. Nako, eh, puntahan nyo na agad ang mahal na Reyna. Bakit? Eh, kasi balak niyo yatang bumili ng isang kawal, eh. King Gutierrez! Nagdala na po kami ng table at may gagamitin na po tayo. Mga tiraulo kayo. Mga bobo! Hindi natin pwede gamitin yan! Bakit po, King Gutierrez? Eh, Knights of the Round Table tayo. Rectangle yan, eh. Araw po, mahalari. Hello. Anak, sino yata yung medala ka dyan? Amang Hari, ito po yung napulot ko. Ito po yung 1,000,000 piso. 1,000,000 piso? Opo, 1,000,000 piso. Anong balak mo dyan? Amang Hari, kung ano po ang makatarungan, ang ibig ko po sabihin, kung ito'y nagmamayari, isang mahirap na tao, eh isosoli ko po. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Hindi na. Kailangan akong umalis at pumaroon sa gyera, alang-alang sa ating kaharian. Mahal na Hari. Mag-iingat sa anak kayo. Gagawin ko yan. Maraming salamat sa iyo, aking knight. Ngayon, pag ako hindi na nagbalik at may masamang nangyari sa akin, may intulutan kitang pumasok sa kwarto ng aking mahal na Reyna. Narito ang susi. Ikaw na ang bahala kung may mangyaring masama sa akin. Sige po. Kailangan malis na ako. Paalam! Oh. Hi-ho! Brownie, away! Brownie, kailangan magpahinga tayo at magpalipas ng gabi dito. Okay ba? Mabuti naman. Kailangan magpahinga. Oh! Mahal na Hari! Lancelot, aking mahal na knight! Mahal na Hari, mabuti na lang at inabutan ko kayo. Oo nga. Bakit ka humabol ka agad sa akin? Isang gabi pa lamang ako nawawala. May problema po. May problema? Anong problema? Mali po yung susing binigay niyo sa akin. Anak ng... Uy, mag-iingat ka parati, ha? Huwag ka magpapagutom. Kailangan maging malakas ka. Mukha kang nito mag-toothbrush, ha? O, sige. Hayaan mo, sweetheart. Kaya kong pangalagaan ang aking sarili. I'll miss you. Totoo mo na eh. Hindi ko mapigil lang ang sarili. Diba? Sige. Sige, ingat ka. Oo, yan. Ano sige na, sumugod ka na sa gera. Bahala dito sa bahay.
Sa beach sila laging napapansin si Juan, laging napapalapit sa mga kababaihan. Kaya itong si Pedro ay nagtanong kay Juan, ano ba ang sikreto ng iyong kamachohan? Sinabi ni Juan ang tinatagong sikreto, mayroon akong patatas dito sa swimming trunks ko. Ginaya to ni Pedro, ngayon siya'y tinitingnan, ngunit lahat ng tao siya'y pinandidirihan. Bakit nagkaganto? Tanong ni Pedro kay Juan. Pedro, patatas mo dapat ay nasa harapan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Peter Pan. Peter Pansin, dahil po mahilig akong mamansin. Ngayong gabi po ay gusto ko lang pansinin natin ang ilang mga bagay na kapansin-pansin sa mga tao. Ito po ay yung pagbabago ng kilos at salita. Depende sa maraming bagay. Ito po ang una natin pag-uusapan. Ang pagbabago ng kilos at salita depende sa lugar na kanilang kinalalagyan. Ito, pansinin natin. Uy, saan ka galing? Anak ko, wala dito gumagala lang kasi bibili ako ng bagong kamiseta, bagong pantalon, saka bagong bra kasi sira na yung tirante ng bra ko. Tingnan mo. Diba? Oh, ayan, napansin nyo kung paano siya magsalita, yung kanyang language. Parang talagang nababagay sa lugar na kinalalagyan niya kasi medyo jolog yung lugar. Ngayon, pansinin naman natin siya pag siya ay nakarating sa isang social na mall. Ito, pansinin nyo. Uy, where is that kagaling? Me? Wala, nag-morning ako eh. Strolling lang. I want to buy groceries here. Jeans. And I'm looking for an underwear. Yung bago uso daw kasi. Yeah. Oh, napansin nyo. Medyo nagbago ang kanyang kilos at pananalita. Siyempre gusto niya mag-blend dun sa lugar na kinalalagay niya. Ayaw niya masabing hindi siya sanay dun sa lugar na yon. Kaya tignan nyo, ito yung mga susunod pang papansinin natin. Pansinin ninyo. Hayop yung katibol ko kanina, pare. Sariwang-sariwa. Susunggapan ko na nga, sari. Oo, mal. Parang daan na natomang gin, eh. Baka dito ka masumuka. Wow, pare. Jolox na jolox. Pero pansinin natin, kapag umiba na ng lugar, panoorin nyo. Pare, ikaw yung chick na kausap mo kanina. I'll talk to her na sana, eh. Pero, you know, jacket. Cool ka lang, dude. Madami ka na score na beer, oh. Tipsy ka na eh. Oh, di ba? Bigla naging social din, pati kanyang kilos. Napansin niyo ba? Talagang madaling mapansin yung mga ganyang klaseng bagay. Ito pa isa, yung mga bagay-bagay na yan, mga kilos at pananalita, eh nagbabago rin, depende sa kausap nila. Pagka medyo jologs yung kausap mo, syempre, labas ang natural mo. Pero pagka saucy na ang kausap, dapat saucy ka rin. Pansinin niyo to. Hindi na muna ako makakapag-duty ngayon kasi nandito ako sa beach kasama ng pinsan kong dumating galing abroad. Pakisabi mo na kay Sir, please lang, dahil mauubos na yung prepaid ko. Ano, mabilis naman! Oo, sabihin mo, next week na. Hi. Hi. Tsaka nga pala, Secretary, pakisabi na lang kay Daddy na ano, mag-rest muna ako kasi I'm so tired eh. Alam mo naman yung business natin, hindi naman basta-basta business yun. Multi-million dollar business yun eh. Ha? Pakisabi kay Daddy yung helicopter, pasundo na lang ako dito next week.
Bye! Sinong mayaman dito? Sino? Sumama kayo sa amin at i-hostage sa amin kayo. Huh? At magbibigay ng milyon-milyon sa lapi ang mga magulang niyo sa amin. Yeah! Ikaw, mayaman ka ba? Ako? Ay, sandali. Sa itsura ko gang ari. Eh, ako, gayon mo ka mayaman. Ay, wala nga ako panghapunan. Kaya ako nandini. Eh, ako mamilingwit ng isda. Ay, kapag ako mayaman, hindi ako mayaman. Oh, napansin nyo? Kung talagang papansin ninyo, eh, talagang kapansin-pansin yung mga pagbabago sa kilos at salita ng mga tao para lang masabing in sila. Gali natin yan. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Peter Pansin na nagpapaalam na dahil napapansin kong natawag na ako ng asawa ko. Bruno! Isipin nyo, Bruno! Kahit di mo nakikita, di mo na-imagine, di ba? Isa siyang kalbo. Ito ang mga huling kaganapan sa labas ng bansa. Ako po si Polo Villones, nag-uulat para sa Bubblegang News Live. Anak, Junior! Bakit? Ba't ka umiiyak? Eh, kasi po naingit ako. Kasi naman, my friends, you know, they say you're kadir to death daw. Mga hukad na yun. Halika na! Tumuri na! Halika na! Halika na! Halika na ako! Tara! That's good! Very, very good. So be good for goodness sake. Puti pa siguro, ikaw na ang magbenta ng mga bulaklak ko. At yung mga natirang mga kandila sa mga romantic candlelight, ibibigay ko sa iyo. Yay, si Osidesi, nanay ni Christina P. Si Daisy, Osidesi, demandanya malyafi. Oh, bakit? Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa akin? Meron po akong singing telegram sa inyo eh. Pangit ang delivery natin. Bakit dalawa yung sampal mo? Sinampal nga yung ako uli. Bakit ka sinampal uli? Eh, kala ko gusto niya yung nakabutin yung palda sa nakaipin doon sa ano. Tapos oh, pwede yung dialogue ko kaya pwede yung Manyari! Dahil kasama po ako, wala yung silidro sa mino 100 kilos ng isang kalito. At 50 kilos. Sino ito si Ping? Miss Rosebud? Ping Ping. Why si Ping Ping?